Hello, good morning mga ka-OFW. For today's video, tuturuan ko kayo, magbibigay ako sa inyo ngayon ng tutorial kung paano gawin ang plymino. Ito po yung plymino na ginawa ko. Para siyang isdang maliit, pero ply siya. Napakaganda po at very effective sa panghuli ng tribally queen fish. Pati barakuda kumakagat. Pati kingfish nga kumakagat eh. Ito po siya, tide mino. So, kung fisherman ka, mahilig ka sa pag-fishing, ito na yung time para matuto ka kung paano gumawa ng sarili mong pain para hindi ka bili ng bili. Napakaganda. Super effective po siya para sa tribally fishing at queen fish fishing. Ito po. Napakaganda. Cute. So, stay tuned. Samahan mo ako sa aking paggawa ng ply mino. Ayan mga ka-OFW, wala nang paligoy-ligoy pa. Tara, sumahan niyo ako. Tuturuan ko na kayo kung paano gumawa ng plymino. Okay po. Ito po ang mga materials na ginagamit ko sa paggawa ko ng plymino. Ito, ply feeder na kulay pink. Kasi yung pink ang kagatin po. Yan po ang mga ginagawa kong kulay pink or green. Placer na green or placer na pink. Ito po yung silver placer. Yan po ang ginagamit ko. And ginagamitan ko po siya ng plastic body mino. Ito po yung ginagamit ko. Ako po gumigupit, plastic lang. Lalagay ko to sa hook. Dinidikit ko para po maging pattern ng mino. Yung pinakang body. And then, huwag natin kalimutan, ginagamitan po natin siya ng artificial eye. 3D. Silver po. And then, UV plus light. UV resin epoxy. Gunting. Ito po, sinulid na pantali. Yun lang po ang ginagamit ko. So, tara! Samahan nyo ako. Isusum ko, ipofocus ko yung camera para makita nyo one by one, step by step, kung paano ko ginagawa yung plymino. Okay po. Stay tuned. Keep on watching. First, kumuha po tayo ng hook. Number 4. Ayan, number 4 po yung hook natin. Ayan po. Stainless steel po. Number 4 na hook. Ayan po. Ayan, number 4 na hook. Tapos, ito po yung body holder ng mino. Ayan mga OFW. Ito yung first step. Kunin nyo yung body holder ng mino. Ito, yung plastic na ginupit mo. Idikit mo siya sa placer tip. Ito yung placer tip kung tawagin. Idikit mo siya dito para maging placer niya, yung sa belly niya, pinakantian niya, maging makintab. Tapos gugupitin natin. Paikot doon sa kanyang eksaktong direksyon. Mga ka-FW, ganyan oh. Medyo matrabaho nga lang po, pero napaka-effective naman, napakagaling manghuli ng tribally. Bago ko nga po pala ito ginawa ng tutorial ngayon, napiltis ko na po ito kahapon. Bago ko po kayo turuan gumawa, ay napiltis ko na po siya. At effective po, nakahuli siya ng queen fish kaagad. Apat na hagis ko lang, dali na yung queen fish, dikit kaagad. So it means, napaka-effective niya. Ayan o, yan po yung bili niya. Napansin nyo, nagupit ko na yung isa. Yung isa naman. Yan mga OFW, next step, lagyan natin ng konting-konting resin epoxy dito sa gitna. Ito po yung ginagawa natin para dumikit lang ang hook. Mababa natin ganyan, panoorin nyo. Ayan o. Iligay nyo yung hook na ganyan. Exact position. Maganda na po, comfortable kayo sa position ng hook.
Ito lang po medyo sensitive. Ingatan po ninyo yung paggawa, paglagay ng hook ha. Yan, nasa posisyon na po siya. Maganda na po yung posisyon niya pag, sa pagkakatingin ko. Ngayon po, UV. Yan. Kasi resin na po kasi po yan, madubilis tumigas yan. O yan po. Matigas na yan. Ganyan po kasimple. O yan po, dikit na o. Ngayon, itong kabila naman po, itutupi natin pa ganito. Magiging body na yan ng Mino. Silipin nyo na maayos. Pag pantay na po, ganyan, pantay na ang tingin ko. Maganda na siya. UV natin. Yan. Dikit po kagad dyan mga ka-FW. At dahil nakalagay na yung ating body sa hook, ito ilalagay natin ngayon ay mata. Ito po yung artificial eye nung Mino. Yan. Dikit natin sa pinakang ulo. Ayusin lang natin yung pagkakadikit. Lagyan natin sa tama, eksakto lagay. Ayan o. Yan, may mata na po siya. Para na siyang dilis. Napansin nyo. May mata na. O, ayan. Yan na po siya mga ka-FW. Lalagyan natin ng feeder. Ito po ay plaster. Lalagyan natin yung fly feeder. Ayan mga ka-FW. Next step, lalagyan natin una red feeder. Dito sa ibaba. Sa pinakang belly nung Mino. Kasi red belly po ito. Yan, ganyan po ang paglagay. Tapos, talian po natin ng sinulid. Ito po. Ayan. Ayan. Ayos na po. Ayan mga ka-FW. Pag alam na natin okay na, secured na siya, lagyan natin kaagad ng resin epoxy dito sa ilalim. Ayan. Ang purpose po niyan ay para ma-hold na kaagad yung feeder sa ilalim. Ayan. Tapos ngayon po, ilalagay natin sa ibabaw itong pink feeder. Yan. Ganito po ang position ito mga ka-FW. Yan. Panoorin nyo mabuti. Medyo tricky ito. Medyo mahirap. Yan. Ilagay po natin doon sa ilalim ng body holder. Ayan o. Napansin nyo? Ayan. Pag nakaposition na po siya, maganda na. Okay na po sa tingin natin. Talian po natin na sinulid doon sa hook. Ayan, isa, dalawa. Huwag na po pa ating pakaramihan ng tali. Tapos ilock na natin kaagad. Kasi po, ito'y pang hold lang talaga. Kasi, nalagyan po ng resin epoxy yan, hindi na po matatanggal yan. Ayan, nakahold na po siya. Ganyan po kasimple. Tapos, itutupi po natin pabalik pag ganito. Ayan, pag ganito po ang tupi niyan, pabalik. So, matatapos na po yung ating fly Mino. Ganyan po kasimple yan. So, stitching po, ilalagay ko po yung ating fly feeder. Ayan mga ka-FW. Ilalagay natin, nakaposisyon na po yung ating fly feeder. Lalagyan po natin kaagad siya ng resin epoxy sa ulo. Para po ma-hold natin kaagad yung fly feeder para po hindi siya mag-move. Ayan, konting-konti lang po mga ka-FW. Pag nasa tamang posisyon na, ayan, okay na yan. Pag nasa magandang posisyon na, yan, automatic yan. Painitan natin kagad. Ayan. Ayan mga ka-FW, isa na tayo maglalagay ng resin. Nalagay na natin yung kuha natin. Yung ating fly feeder. Ayan. O, yan po. Unti-unti lang po paglagay ha, sa fly feeder natin unang ilalagay. Para pagpantay siya. Yan, unti-unti lang po paglagay natin ng UV resin mga ka-FW. Para pwede natin i-adjust pagka hindi siya pantay. Ayan. Ganyan lang po kasimple. Ayan. Tapos, papantay natin unti-unti yung feeder niya. Kailangan nakapantay siya. Para maganda yung position ng feeder, pantayin po natin ng ayos. Para magandang pagkakagawa niya. Gaya nito. Ganyan lang po ang paglagay ng resin. Huwag po natin bibiglain. Kasi po, pag binigla natin yan, tumigas yan, hindi na po natin may adjust yung feeder niya. Kaya kailangan tamang posisyon nakalagay yung feeder. Ayan o. Pag comfortable na kayo, maganda ng posisyon, yan, i-cure nyo na yung epoxy. Ganyan kasimple mga ka-FW. O yan. Yan. Matigas na. Ayos ng lagay. O, magandang lagay. Ayan, sa ilalim naman. Sa ibabaw muna mag-umpisa. Tapos yan, o, sa ilalim naman na tayo maglalagay ng resin epoxy. Ito po talaga medyo tricky, medyo mahirap.
Pero kayang-kaya po yan. Yan. Lagyan po natin sa ilalim ng epoxy. Dito. Medyo mahirap po maglagay ng epoxy dyan. Pero kayang-kaya natin yan. Unti-unti lang. Huwag natin bibigyan yung paglagay ng epoxy para ma-i-adjust natin mga OFW. Tingnan natin yung position ng buntot kung tama. Pag maganda na tama ang position ng buntot, yan, cure. O yan, ganyan po kasimple. Kino-cure ko na. Tama ang position ng buntot. Yun. Napansin nyo, buo na yung ating fly minnow. Ganyan po, cute siya. Okay, lalagyan natin ng resin epoxy sa buong body para tumibay siya. Ganyan kasimple mga OFW. Yan, may itsura na siya, isda na siya. Fly minnow. Yan, ganyan po kasimple yan. Fly minnow na po siya. Ganyan kasimple, napakaliit po niyan. 1 inch lang po ang laki. Napaka-effective po para sa tribally at saka sa queen piece. Ayan oh. Ayan mga OFW, maglalagay na tayo ng resin epoxy sa body ng lure. Ayan. Umpisa tayo sa buntot, papunta sa taas mga OFW, ganyan oh. Ganyan po paglagay. Yan. Siguraduhin natin pantay mga OFW. Pantay po dapat yung resin epoxy para magandang kalabasan mga OFW. Ganyan po kasimple. Ayan oh. Napansin nyo? May katawan na siya. Mataba-taba na siya. Kumain na. So, ganun po kasimple. O, ayan. Buo na po yung atin nagawa ngayon na fly minnow. Ayan po. O. Buo na po yan. Ganun po kasimple. O, tapos na po mga OFW. Ayan po yung fly minnow natin ginawa. Napakaganda. Very effective. Ayan mga OFW, eto na po yung yari natin na nagawa na nating fly minnow. Napakaganda po. So, if you like my video, and if you are new to my YouTube channel, please don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell. Para update ka sa lahat ng adventure ko dito sa UAE, tanong ka lang sa akin, sasagutin natin, comment down below, tuturuan kita para matuto ka rin. Gusto kong i-share sa inyo yung aking mga nalalaman. Ito yung fly minnow na ginawa ko for today. Sana nagustuhan nyo. Again, if you are new to my YouTube channel, don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell. Thank you for watching. God bless you all.